Magandang araw po sa ating lahat, viewers. Ang topic natin ngayon sa video ito ay tungkol po sa tanong na ito. Bakit nga ba biglang huminang kumain ang baboy samantala malakas naman siyang kumain sa umpisa pa lang na pag-alaga mo sa kanya? Aalamin po natin ang mga rason o dahilan pagkatapos po ng intro. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na po ang subscribe at i-click mo ang notification bell. Pag-click mo sa bell button, pakipindot po ang all para updated ka palagi sa tuwing may mga bago akong upload dito po sa aking channel. Disclaimer, ang mga rason o dahilan na akin pong sasabihin sa inyo ngayon kung bakit nga ba biglang huminang kumain ang baboy samantala malakas naman siyang kumain sa umpisa pa lang na pag-alaga mo sa kanya ay base lamang po sa sarili kong opinion bilang isang small backyard hog raiser. Sa mga expert dyan, mabuhay po kayong lahat. Ang sabi po ni Kabayang Patrick Nicolas, Kuya Dudong, di ba po matagal ka na nag-alaga ng baboy? Normal ba na minsan humihina din sila kumain? Example, ngayong buong araw, kumain sila ng 15 kilos, tapos next 2 or 3 days, bumaba sila sa 12 kilos na pagkain. Normal lang po ba yon? Ang akin pong direct to the point na sagot ay, hindi pa naman po gaanong katagal ang nag-alaga ako ng baboy. 33 months pa lang ngayon simula nang nag-alaga ako ng baboy sa backyard piggery. Yes po, normal lang talaga na ganyan ang mangyayari po sa baboy ang bigla ang paghina ng kanyang pagkain. Ito po ang mga rason o dahilan kung bakit biglang huminang kumain ang baboy. Number 1, nagkasakit siya or may masamang dinaramdam. Talaga namang lahat tayo ay magtataka kung biglang humina ang pagkain sa ating mga alagang baboy. Samantala, malakas naman siyang kumain sa simula pa lang sa pag-alaga natin sa kanya. Number 2 po, naumay. Kung humina mang kumain ang baboy, nasa tingin mo ay wala naman siyang sakit, ay pwedeng mangyari na ang baboy ay nauumay lamang yan sa sapat na feeds o pagkain niya na kanyang kinain dulot sa wasto mong pagpapakain sa kanya. Number 3, edad or gulang ng baboy. Base lang sa nakikita ko or sa akin pong naobserbahan sa female pig, kapag siya ay sumapit or dumating sa gulang na 3 to 4 months old since birth na hindi pa siya naibibinta bilang fattener, ay nagbabago or humihina ang kanyang gana sa pagkain. Talagang ganun po ang nangyayari base po sa aking obserbasyon sa baboy na babae. Hindi naman lahat ng female pig na ganyan ang nangyayari, pero isa sa mga namasdan ko na humihina ang gana niya sa pagkain dahil para siyang naglalandi. Pero walang sakit. So speaking of naglalandi, ay naaapektuhan po ang katakawan niya sa pagkain. Yan po ay akin lamang sariling obserbasyon bilang isang small backyard piggery. Number 4, breed or lahi ng baboy. May mga lahi ng baboy na sadyang matatakaw o palaging magana talaga kumain, at may mga lahi rin sa baboy na sakto lang kung sila'y kumakain. Number 5 po, yung environmental weather condition or ang sinasabing pabago-bagong panahon. Naaalala ko po na ang 8 batch fatteners ko na 5 piraso lamang na may lahing triple cross sa F1 at durok ang inahin, crossbreeded sa durok at pitrain ang barako, ay wala silang pakialam sa panahon. Yung mga fatteners guys ang akin pong tinutukoy ha, yung last batch po. Malamig man o maaraw ay patuloy po silang malakas pa rin kumain. Kahit busog nang nakaupo o nakadapa,
ay kumakain pa rin sa kainan nila. Ngunit, may mga baboy din po na kapag bumabago ang panahon, sobrang tag-init sa araw at malamig sa gabi, ay nagbabago po ang body condition ng baboy na nakikita mong or makikita mong nananamlay ang kanilang kilos o galaw at humihina sa pagkain. Bonus tip for beginners. Kung sakaling humina sa pagkain ang baboy mo na wala naman siyang sakit, masigla naman siyang kumilos. Malamang, isa pong rason dyan ay nauumay lang yan sa sapat na feeds o sapat na pagkain na iyo pong binibigay sa baboy mo. Ano ang gagawin natin, Kuya Dodong? Ito po, try mo siyang bigyan ng mga malilinis na green leaves gaya ng kangkong, talbos ng kamuti, azula, prutas at iba pa hong mga halaman na pwede niyang kainin na sa tingin mo ay safe po sa baboy ang ganyang mga prutas or green leaves na yan. Malamang guys, ito guys, tested ang proven ko po. Maraming beses pong naumay ang akin pong mga baboy fatteners sa feeds po dahil ang gawa ko po ay semi ad libitum nga po. Parati po akong nagpapakain sa kanila sa bago palagi na feeds. Nakita ko po sa mga fatteners ko na talagang naumay po sila sa feeds na akin pong binibigay sa kanila. Kaya ang ginawa ko po, itong suggest or sinuggest ko po sa inyo ng mga green leaves or prutas na malilinis po na pwede mong ibigay sa mga baboy mo na yan, ay sa tingin ko po, pwede pong makatulong yan sa iyo bilang nag-alaga ng baboy na matulungan mo rin ang iyong mga fatteners na bumalik sa gana ang kanila pong pagkain. Yan po guys ay suggestion ko lamang, handog ko po para sa mga beginners dyan. Sa mga expert dyan, mabuhay po kayo ulit. Shout out po kay Visaya Vlog, kay Philton Madalag watching from Germany, at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa AgriVet Stores nationwide. May dalawang link po sa description para po sa mga nais mag-direct order. Kung may natutunan ka guys sa ating video ngayon, huwag mo pong kalimutang i-like ang video na ito at subscribe ka po kung hindi ka pa nakapag-subscribe, and hit the bell ring yung all para po updated ka palagi sa mga upcoming uploads ko sa simple video sa pag-aalaga po ng baboy sa backyard piggery. Mabuhay po kayong lahat viewers, God bless po sa ating lahat.